Ako po ay si Dr. Maria Arambulo. Ako po ay isang medical doctor, internist, endocrinologist. At ako po ay fellow ng American College of Physicians, fellow of the American Academy of Clinical Endocrinologists. Ako po ay... Ako po ay pinanganak dito sa Pilipinas, lumaki sa probinsya namin sa Tarlac. Ako po ay nagtapos ng pagdodoktor sa Maynila. Pagkatapos po noon, ako po ay nagpakadalubhasa sa Amerika. Ako po ay nagresidente sa internal medicine sa New York. Tapos po noon ay nag-fellowship ako sa endocrinology, diabetes metabolism sa Cleveland, Ohio. Ayan. Pagkatapos po nun, dun ko nakilala ang First VitaPlus, and I considered that as the highlight of my medical career. Kasi po, yun ay mas marami ako natulungan ang pasyente. Ngayon naman po, pag-uusapan natin ang role ng First VitaPlus sa pag-iwas ng kasakit na cancer. In particular, cancer ng mga kababaihan. So, this is in recognition of all our mothers. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ayan. So, pag tinanong daw ang mga kababaihang Pilipino kung anong sakit ang pinakakinakatakutan nila, madalas po ang sagot nila ay cancer. Nakakatakot nga naman pag narinig mo ang salitang cancer. Marami pong dahilan yan eh. Una po ay kasi nga, di po ba natutunan natin o nalaman natin ang ibig sabihin ng cancer sa mga napodotal sa pelikula, teleserye, na kung saan yung pong pasyente may cancer ay pinagdadaanan ng matinding pagdurusa dahil sa sakit na cancer, tapos madalas po hindi po magandang ending. So, ayaw natin po yun. Isa pong dahilan pa na natatakot tayo pong narinig natin ng salitang cancer ay dahil sa kultura natin mga Pilipino, meron pa rin social stigma ang mga pasyenteng may cancer. Parang sila pa yung nilalayuan natin sa halip na tulungan natin dahil mahina ang kanilang resistensya. At pangatlo po, naunahan tayo ng takot pagdating natin yung salitang cancer kasi foreign sounding po yan, mga pangalan ng mga sakit, kaya hindi tayo masyadong makarelate, no? So, ang salitang so, thank you. Ayan po. Ang salitang cancer po kasi ay Latin po yan na salita na ibig sabihin ay crab, crayfish, or alimango. No? Ang una pong nagpangalan talaga na sakit na cancer si Hippocrates, ang ating father of medicine. Base daw po ito sa obserbasyon niya ng mga ang pasyente may cancer ay may mga buko, yung mga bukol nila ay parang hugis alimango. No, may ulo, tapos may kalamay, tapos makapit na makapit sa normal tissue. Now, years later, na nagkaroon tayo ng electron microscope, nakita nga po nila na mukha nga na alimango yung cancer cell. Ayan po yung picture sa ibaba ng screen ninyo. So, mukha nga alimango po eh, no? Ang unang kaso ng cancer na naitala sa buong mundo ay noong 1500 BC. So, ang tagal-tagal na po. At yun ay mga pasyente na may cancer sa dibdib sa Egypt. Mula noon hanggang ngayon, andyan pa rin po yung... Ayan, andyan pa rin po yung sakit na cancer. At in fact, mas dumadami pa po. So last year, 18 million na po ang bagong kaso ng cancer. Nantay tala sa buong mundo. Ito po bago lang, hindi po yung total number. So, malaki, marami po talaga. At majority niya nasa Asia. At nasa Asia po tayo, sa nasa high-risk area po tayo. So, dapat talaga malaman natin, alam na alam natin itong sakit na cancer. Sa mga bagong kaso po na itala
Last year, ang pinakamarami po dyan, cancer sa breast, ayan, cancer sa dibdib, sunumunod po yung cancer sa baga, tapos cancer sa bituka, ayan, cancer sa bituka, ayan po, cancer sa bituka, tapos cancer sa cervix, ayan, sunumunod po cancer sa cervix, tapos cancer sa chan, atay, pancreas, salapay, ovaryo, lalamunan, at leukemia. Yan po yung mga naitala nila na mga bagong kaso. So tapos po, pagdating naman sa Pilipinas, hindi po tayo naiba sa ibang parte ng mundo pagdating sa top 3. So number 1, unang-una rin po sa atin ang breast cancer, pinakakaraniwan po din. Sumunod po ang cancer sa baga, cancer sa bituka, cancer sa atay, prostate. Ayan, medyo mas maraming yung prostate sa atin dito sa Pilipinas. At pagdating naman po sa kababaihan, which is yung focus natin ang talk natin, kababaihang Pilipino as of last year, year 2020, ang pinakamarami po ay cancer sa dibdib. So, sumunod po ang cancer sa cervix, cancer sa bituka, cancer sa baga, and then cancer sa ovaryo. Pag-usapan lang po natin yung mabilis itong mga cancer na specific lang po sa mga kababaihan, sa reproductive system ng babae. Unang-una pa rin po dyan ang breast cancer. So kung ito po yung picture, yung home figure nung side view or sagittal view ng dibdib ng babae, ang pinakailalim po yung rib cage, yan po. And then susunod po yung muscle, and then yung breast tissue na mismo. Doon sa breast tissue, nakikita niyo po yung pink area, yung po yung tinatawag nilang lobes, tapos po meron ducts, tapos dire-diretso yan. Dulo niyan yung ano, yung nipple or yung utang po, andyan po, yung po yung dulo niyan. Napapalibutan po ng taba, ng fat tissue, yung pong dilaw. Ayan. So, ang cancer po madalas nagsisimula dun sa ducts, ayan po, yung pink area, tsaka yung lobes. Diyan po madalas nagsisimula ang cancer, no? Ang nakita po nila mga high risk ng breast cancer, sa Pilipinas, una po yung mga naninigarilyo, kumakain ng saturated fat, tapos po yung mga hindi masyado nag-ehersisyo, at yung mga malakas uminom. Definition po ng malakas na uminom sa mga survey po na ito ay yung more than 2 alcoholic drinks per day. Ayan. Tapos isa pa pong risk factor nakita po nila ay yung mga babaeng medyo malusog or above the ideal weight po nila. Ang dahilan po noon ay it implies na hindi masyadong active, so hindi masyadong healthy. Malawa po kasi pag malusog po yung babae, mas marami po nagagawang estrogen. So, ang estrogen po ay nag-stimulate ng breast tissue. Okay pong estrogen, kailangan natin ng estrogen sa katawan. Pero po hindi po maganda pag sobra. So, yan po yung isang kadahilanan kung bakit kailangan talaga nasa ideal weight tayo, lalo na sa panahon ngayon, kasi at risk po tayo sa breast cancer kung medyo mas mataas yung timbang natin. Ang isa pa pong dahilan in relation to that, isa pa pong dahilan ng breast cancer, ay yung po yung estrogen related din. Eh, di po ba yung estrogen, pwede po maging tableta yun eh. Pwede yung inumin. So, ginagamit po yun sa mga, may mga sakit po na iniinom ang estrogen bilang gamot. At saka po yung hormone replacement therapy, yun. At risk po magka-breast cancer yung mga pasyede po nagtitake ng extra estrogen. So, okay po again, okay ang estrogen, hindi po ang ganda pag hindi tama yung pag-inom. So, dapat po talaga guided kayo ng doktor kung iinom po niyan. Hormone replacement therapy at saka yung contraceptives, yung po yung estrogen niyan. So, in the same thought, pag nagkakaedad na po yung babae, at risk na po magka-breast cancer, at yung mga agad nagka-regla, nagka-period ng bata, at saka yung matagal magka-period, matagal yung kanilang menopause, no? Kasi yun, exposed po sila ng matagal pa yun sa estrogen. So, yun po yung dahilan kung bakit at risk po sila magka-breast cancer. Isa pa pong dahilan ay karoon ng breast cancer, yun po yung tinatawag nilang genetic related o yung namamanya. Kasi
So ano po yung mga sintomas na ng breast cancer na kailangan patignan agad sa doktor? Ito po, hinirang po sa Philippine Medical Society of Oncology. Ayan po. Ayan po sa kanila, sila po yung mga eksperto dito. Sintomas na kailangan patingin na tayo sa doktor. Pangapal po ng suso. Ito po, yung figure sa taas. Kita niyo po ba? Kaway-kaway po. Ayan. Thank you very much. Okay, yung tabi po. Isang sintomas pa, yung irregular na hugis ng suso dahil sa paghatak o pagloob ng balat at laman. No? Ang isang sintomas pa na kailangan magpatingin ay pagnipis at pagkasugat ng balat na hindi gumagaling, lalo na po sa lugar ng breast. No? Pamumula o mainit na pakiramdam sa suso na hindi gumagaling, isa pong sintomas din yan. Paglabas ng likido na may bahin na dugo mula sa dimple or utong. So, may isa pong may discharge, lalo na po yung mga kakapanganak, na lumalabas dun sa nipple or utong, pero yung mag-alala po kapag medyo may dugo, no? Pacheck pa rin. Maring pwede yung infection lang po yun, pero mas maganda patingin na po para makasigurado tayo. Isa pong simptomas na kailangan magpatingin agad sa doktor ay pagkakaroon ng dimples parang sa balat ng suso. May uka. Siyempre po, pag may bukol, lalo na yung lumalaki, matigas, irregular ang hugis, at hindi magalaw, kapag kinakapa, kailangan pong patingin rin yun. Paghatak o paloob ng pabaliktad ng utong, yun po ay kailangan pa-check up din. Pagbabago ng hugis ng dip-dip, no? Minsan po, pag nanganak, nag-iibang hugis na ng dip-dip, lalo po yung mga mothers na nagpa-breastfeed, minsan, hindi naman po palagi. Maaaring normal pa rin, pero maganda pong patingin na rin. Yan. At isa pong sintomas pa na kailangan daw magpa-doktor ay balat na parang kahel o dalandan. At yung pinakuli po ay may kolani, o lymph nodes sa kilikili, lalo na po yung matigas ay hindi maigalaw. Hindi po lahat ng kolani hindi maganda. Maaari pong infection lang, no? Pero yung matigas po na hindi na gumagalaw, yun po yung pinapayo ng mga eksperto na patingnan na natin. Paano po malalaman, ma-confirm po na breast cancer po ang yung mga breast cancer related yung mga symptoms? Ano po, examining kayo ng doktor. Tapos po, madalas po yung kukuha po sila ng sample, yung cytological analysis, yung pong papabiopsy po nila kayo, tapos dadagdagan nila yan ng mammography or ultrasound, mga x-ray po yan, na x-ray, yung mammography, tapos ultrasound, para po makita yung kung may iba pang bukol o gano'ng kalaki yung bukol, no? At dun po, madalas manalaman na po na kung may cancer po o hindi yung symptoms, no? At madalas po yung gagawin nila yung staging. Ito po yung picture sa iba pa po na screen nyo. Ayan, ano po yung staging? Yung po yung staging, aalamin lang po nila kung gano'n na kalawak hanggang saan na kumalat yung breast cancer. Madalas po meron pong stages yan, 1 to 4. 1, nandun lang po sa dibdib yung breast cancer. 2 and 3, pa po kumalat na sa ibang parte ng dibdib. Madalas po sa kulani, tapos po pag lumagpas ng kulani, dun na po yan, kakalat na po sa ibang parte ng katawan. At yung po stage 4 na po yun, na po lagpas pa sa stage 4. Then po, yan po ang magtutulong sa doktor na mag-desisyon kung ano pong gamutan na gagawin. Madalas po dito yan, yung operasyon. Tapos po, depende po sa case-to-case basis po yan, depende sa sitwasyon, pwede po magdagdag sila. Recommenda po sila na magpa-chemotherapy pa o magpa-radiation. Usapan po natin mamayang konti po yan. So, sumunod po sa breast cancer, pinakakaraniwang cancer sa mga Pilipina, ngayon ay pong cervical cancer. So, tamang-tama, saktong-sakto po ang ating atok ngayong hapon. May is a cervical cancer awareness month po ng DOH. No, ano po ba yung cervix? Ang cervix po, ayan po, ayan nasa puson, nasa ibaba ng uterus, so bahay bata, at saka malapit po sa puwerta, sa vagina. Ang cervical cancer po, nagsisimula yan na parang sugat
Tapos palaki ng palaki. Meron din pong staging, ang breast cancer, ang cervical cancer. Madalas po yan, yung stage 1, tulad ng breast cancer, doon po sa lugar lang, sa may cervix lang. Stage 2 and 3, kumakalat na po yan sa puson, tapos sa tiyan, tapos pwede rin pong kumalat sa ibang parte ng katawan. Yung po stage 4 na po yun. Ayan. Sabi ng DOH, sa recent data nila, 12 Pilipino daw po ang namamatay araw-araw dahil sa cervical cancer. Tapos, ano po yung dulot nito? Ito po ay dahil sa human papillomavirus, 100% human papillomavirus, isa pong sexually transmitted disease. Nakukuha po yan sa pakikipagtalik sa partner na mayroong human papillomavirus. Sinong naapektuhan? 6,000 na Pilipina po ang nagkakaroon ng cervical cancer taon-taon. At sa datos natin dito sa Pilipinas, kalahati nung namamatay. So ito, medyo mas mataas po ang ating mortality rate compare po sa ibang bansa. Kaya maganda po yan na pag-uusapan natin ngayon. Sino po ang at risk? Yung mga maraming may sexual partner, nakikipagtalik sa maagang edad, naninigarilyo, at yung risky sexual behaviors. Ano pong simptomas? Wala pong simptomas pag sa umpisa, sa early stage. Magkakasimptomas po pag yung stage 4 na siya. Pag kumalat na po sa tiyan o sa puson, yan po madalas may sakit. Magkakaroon ng madalas na pagsakit ng tiyan o puson o likod, no? At saka po meron pong kasamang pagdurugo sa puwerta. Yan po yung simptomas. At paano po maprotektahan ang sarili natin? Stick to one. Talaga po. Ayun, I sound conservative po, eh, no? Kahit na 20, sabihin nyo, doktora, 2021 na po, hindi po magbabago. Eh, maganda po talaga, isang partner lang. No? Maganda nga, one partner in a lifetime, eh. Ayan, yung po talaga ang maganda. Kasi at least po kayo, lalo na ngayon, mga kabataang kababaihan, at risk kayo mag-cervical cancer. Isa pong paraan para maiwasan, pa-regular check-up sa doktor po. Meron pong screening na titignan po nila yung mga cells po sa, yun, sa yung cervix ninyo. No? Okay. Ang pangatlong cancer na common sa kababaihan ay ang ovarian cancer o cancer sa ovaryo. Yan po yung ovaryo natin, nandito yan sa tabi ng matres. Tulad po ng nung nauna kaninang dalawa, breast cancer at cervical cancer, may staging din po siya. Kumakalat na po yan sa kabilang ovaryo kung nagsimula sa isa lang. Tapos po kakalat yan sa chan, mas malapit kasi sa chan, so mas mabilis kumalat sa chan, lalo na pag kumalat po sa kulani, mga kulani sa tabi ng chan. Tapos kakalat din po sa ibang parte ng katawan. Madalas po pag na-breach na yung kulani, doon na po nakakalat na po sa katawan. Eh. Ano po yung simptomas na dapat magpatingin tayo ng sa doktor o obserbahan natin na mabuti? Madali ang paghapo, paghingal, pananakit ng tiyan, puson, balakang o ibabang bahagi ng likuran, paglaki, pamamaga o pakiramdam na parang may hangin ng tiyan, pag-ihinga madalas o pagkabalisaw-saw, hirap sa pagtumi, madaling pagkabusog o pakiramdam na nasusuka pagkatapos kumain. Naku, marami na ata natakot sa audience po. No? Medyo common po yung symptoms, no? So, sabihin, baka po kung sumakit, nahirap lang sa pagdumi, meron ng ovarian cancer. Hindi naman po, pero case-to-case basis nga po. Pero pag ito, yung tatlo po dun sa ibaba na nakikita nyo, pag pagbabago ng regla, pagdurugo ng puwerta, pagtaas o pagbaba ng timbang na hindi sinasadya, ayun po, medyo pagkasama yon, no? Mas tingin ko po, mas maaga kayo magpatingin sa doktor. Lalo na kung may risk factor po, no? Maaga, kahit na po, hindi specific. Ibig sabihin, hindi kayo sigurado, para okay lang naman, hindi ako masyado nagdudumi.
di po ba? Pero kung may risk factor kayo tulad dito, mas maaga po magpatingin sa doktor. Ano po yung mga risk factor? Pag may lahi na may cancer sa ovaryo, sa dibdib, sa bituka, or cancer sa ibang parte ng katawan, nagkakaedad na, check up na po, no? Use na paggamit ng hormone replacement therapy, no, pong tulad ng sinabi ko kanina, kasi related din po to sa sobrang estrogen, no? Sobra. Okay lang po pag normal dose or tamang dose, no? Pagiging malusog din po at risk din po sa ovarian cancer. Tapos syempre po yung may genes po, may lahi na ovarian, minsan po magkasama po yan. Lahi na ovaryo at cancer sa ovaryo at sa breast, dibdib. Yung po yung minsan related po sila. So patingin po agad po, no? Tapos yung huli po, yung paninigarilyo. Ayan, yan yung mga nakita po nila. Ito po ay data ng again, Philippine Medical Oncology. Dito po sa atin. Pinakamatapang po pa rin po sa lahat ng mga cancer. Ibig sabihin, pinakanakakamatay ay ang cancer sa dibdib at cancer sa baga. Yan po yung pinapakita ng datos dito according to the WHO at according sa WHO. At ang projection po nila by 2030, dadami pa po, no? So, nakakatakot po yung mga datos na pinakita ko po, no? Hindi po yun para matakot tayo. Ang pinakita ko po, shinare ko po para po mas maiwasan natin itong mga ganitong cancer. Mas maganda nga maiwasan, no? At makikita nyo po maiwasan naman eh itong mga susunod na slides ko. Po. So, WHO, very aggressive sa laban sa cancer. Nakikipagtulungan po yan sa iba-ibang ahensya sa mundo. Na isa po yan ang ating DOH dito sa Pilipinas. Isa po sa mga proyekto niya ay yung magtalaga ng Cancer Research Agency na nag-aaral, nagsasaliksik ng mga bagay sa kapaligiran na nakakadulot ng cancer. Yung po yung tinatawag nilang carcinogens po, no? So, ayan, sa pag-aaral nila, gagawin nila po niyan ay ilagyan nila ng classification 1 to 4, 1 po yung pinaka-carcinogenic, ibig sabihin, yan po yung mga nakita nila talagang related mga bagay sa kapaligiran na related sa cancer. Mga 120 ages po yung nakita nila dyan, confirmed, medyo sigurado sila eh, nakaka-cause ng cancer. Alam nyo na natin yan. Nakikita po natin araw-araw, review lang po natin mabilis para maiwasan po natin. Huh? Okay, so una po dyan, paninigarilyo. Yan, hindi ko na masyadong papahabain. Alam na natin na bawal yung paninigarilyo. May 4,000 toxic chemicals sa sigarilyo. Andiyan na yung toilet cleaner, panlinis ang banyo, merong insecticide, yung nicotine, at lason. No? May lason po yung sigarilyo. No? So, very harmless looking po. No? Parang wala man, parang okay lang, no? Pero literally, pag naninigarin yung x-ray ng baga, mukha pong ashtray talaga yan. Mumukhang ashtray. At napaka-addictive na kahit na napaka-graphic na ng mga kaha, ayan, no, nakakatakot, may naka-oxygen, meron na naka-open na open heart, na operahan na sa puso, nang itim na yung ngipin, ayan, butas na yung lalamunan, naninigarin yung pa rin. No? So, yan po, alam na natin na bawal. So, ang gusto ko po i-emphasize ngayong hapon ay talaga ay ang tinatawag nilang secondhand smoke or environmental tobacco smoke. Yan, hindi rin po maganda sa katawan. In fact, yung pong na uusukan ng mga naninigarilyo, nakita nila 20-30% increase ng risk ng pagkaroon ng cancer sa baga. At mas marami daw po kasing chemicals na exposed yung mga hindi man naninigarilyo na kasinghap lang ng usok ng sigarilyo. At hindi lang po sa baga ang apektado, pati po sa puso. No? So, ito po pinapakita dito yung figure na to, pinapakita yung daloy ng dugo ng bago at pagkatapos manigarilyo, no, ng mga hindi naninigarilyo po yung orange, tapos yung mga smokers yung blue. Makita nyo po na talagang may drop ng blood flow sa puso, pero mas significant yung hindi naninigarilyo. Talagang kitang-kitang po dyan na hindi yan talagang masama talaga ang kahit second-hand smoking, worse than second-hand smoking.
So, kasama po sa class 1 na nakakadulot ng cancer ay mga alcoholic beverages. Kaya po recommended nila sa mga lalaki, 2 drinks or less na po sa isang araw. Sa babae naman, 1 drink or less in a day. Remember po, di ba, yung breast cancer, 2 drinks more at risk ka na ng breast cancer. So, tandaan po natin yun. Ano pong katumbas ng isang drink per day? 1 can of beer, 1 glass of wine, at the rest ay isang shot po ng drink. No? May warning naman po yung mga alcoholic beverages. No? Ito. Pero hindi po masyadong klaro. Sabi niya, health problems lang. No? Sabi ko, dapat sabihin na health problems na nakakamatay. Siguro po mas konti yung iinom. No? Meron pa po nagsuggest sa Canada na lagyan daw ng atay na sunog. No? So, agree po ba kayo? Makakabawas po ba yun ng mga umiinom? Ayan. So, yan po yung mga katawan minsan po eh. Pang chill lang po na para na nakakatawa, no? Pero serious po ito, no? Serious problem kasi magkakadulot po talaga ng cancer yan. Ayan. So, syempre, kung may sigarilyo, may alak, may pulutan, no? According po sa experts ng WHO, ang processed meat ay definitely carcinogenic. Nasa class 1 po siya. So, hindi possible, hindi baka magkakaroon ka talaga ng cancer kung palagi mo yung kinakain. So, ano po nandyan? Hot dog, sausage, ham, corned beef, Chinese sausage. Nakong sarap sa pansit po nito. Eh, di po ba? Bacon, salami, chorizo, nakita po natin sa pizza, and then canned meat, mga delata. No? Delata talagang kadulot po siya ng cancer sa kanilang pagsusuri. Ang nagdudulot daw po ng cancer, yung preservatives, ayan, at lalo nang dadami yung mga hindi magandang chemicals pag pinainit pa, no? High temperature cooking. Tapos merong panglalabas na iba pang nakakadulot ng cancer na chemical pag pinainit. No? Talagang doble-doble, patong-patong. Sabi po nila, sa kanilang pag-aaral, 50 grams per day daw po ng pagkain ng processed meat, increase ang risk ng cancer sa bituka by 18%. Napakalaki po, no? Kaya po siguro ngayon uso na ang colon cancer. Kaya yan. Ano, gano'n po karaming 50 grams? Ang 50 grams ay 1.5 lang pala ng meatball, 1.7 size ng meatballs, isa at more than a half, 2 slices ng ham, 10 slices ng chorizo, 1.5 slice ng ham, 10 slices pala ng chorizo, cured ham, 1.5 slices, and then kalahati ng hotdog. Parang ang konti lang pala ng 50 grams po, di ba? Madalas napapakain tayo, pag kumain tayo niyan, higit pa dyan. So, lahat po tayo nakaka-relate talaga. So, maganda po iwasan na. So, pag-aaral po ng mga doktor sa California Medical School, na yung mga bata daw na kumakain ng 12 or more hot dogs per month, hindi po yung per day, per month, have 9 times the risk of having leukemia. Kaya po marami na nagkakaleukemia ngayon, mga bata, at po yung mga edad 30 and below, kasi yung po yung mga bata nung mga 20 years ago, doon ng 20 years ago pa nagsimula ng kung napadalas ng pagkain ng hotdog ng mga Pilipino. Gusto natin mga Pilipino. So, ingat po ah, lalo yung mga bata. Kasi po pag nasanay sila, naku, mahirap na po yan. Mag-aaway po kayo pag tinanggal niyo yung hotdog. So, maganda po kung na silang sanayin. So, isa pa pong tinatawag nilang carcinogenic na cause ng cancer, the same experts po ng WHO ay yung meat mismo, red meat, no? Tulad ng baka, ayan, baka, baboy, kambing, ayan. So, ito na po probably lang, number 2, sa category 2. Pero pag iniisip nyo, pag naipon po, magiging 1 na rin po. Diba? So, mas maganda, ingat-ingat, alalay lang din po, no? Ang hindi po maganda kasi sa pagkain ng red meat ay yung pong tinatawag nilang animal fat, yung po yung taba sa karne mismo, no? Yung taba po kasi ng karne, madikit po yan. Madikit. So, didikit sa bituka at dadalhin ng dugo sa ibang parte ng katawan. Alala niyo po kanina, yung breast cancer, di ba? Liit-liit nung ducts. Maabot yung taba doon.
So, yun nga nagkakos ng breast cancer. So, ganun, nakakarating po doon. No? Kung wala na sa plato, ibig po sabihin wala na po. Hindi po, tutunawin ang katawan po natin yun. Kaya po, madalas po ang, kung madikit yung masebo yung plato, masebo yung kalan, ay yung pinaglutuan, masebo rin sa bituka. So, kailangan talagang exercise mo po yung tutunawin mo, exercise, mag-exercise ka talaga. I mean, katawan mo kailangan para mailabas mo yun, tapos gulay para dumumi po. No? Ganun natin mailalabas yung mga toxins na yan. Kung hindi, talagang colon cancer po katapag talaga eh. At yan po yung naidudulot ng taba. No? Hindi po yung cooking oil. Ay, to some degree, meron yung cooking oil. Ganyan yung pinaglutabang pinagluluto. Pero yung talagang harmful na taba. Hindi magandang yung taba na nandyan sa karne. Isa pa pong hindi magandang taba, yung po tinatawag nilang trans fat. Ito talaga, deceiving ito. Kasi hindi po siya mukhang taba po, di ba? Kasi tuyo siya eh. So, kita natin siya sa baked goods, processed foods, margarine. So, iniisip natin yung taba na harmful, yung likido, pero ito po mas masama po kasi processed itong mga tabang to. Yung chemical composition po nila, itaba, no? Dumidikit rin sa bituka, sa ibang parte ng katawan, at yun. At nakakapagdulot po ng cancer. No po, tignan po yung crackers po. Iba malutong, parang ang sarap. Yung pong pagkalutong niya, yung po yung preservative na nakakadulot po ng cancer po yun. So, kaya bawasan po natin yung pagkain ng mga chichirya, mga processed food talaga. No? At madalas kapag merong chichirya, mayroong panghimagas. Ano po yung madalas natin panghimagas? Soft drinks. Diba? Kasi sobrings, kita mo pa lang, no? Parang mapapaway na yung uhaw mo. Parang gusto mo na uminom, lalo na ngayon, mainit na mainit pa naman, summer. Pero hindi po na mapapawi uhaw natin. Magkakasakit po tayo dyan kasi puro asukal yan, yung soft drink. So, number one, classification, carcinogenic. Talagang nakakadulot ng cancer. Hindi baka talaga pag umiinom ka at naipon. No? Dito po yung research ng mga specialista sa Hopkins, sa mga doktor sa Amerika, pati pala yung food coloring po, nakita nila na nakakadulot pa ng cancer. No? Yan po, oh, yung mga artificial drinks natin, halos lahat po yan. Puro asukal. Makikita nyo po, puro asukal. No? Tapos pag pinakuluan, ganyan pala itsura. Mukhang grasa po, no? So, grasa ang aking iniinom. Parang mas sabi ko, tsura nito mo, madikit na madikit talaga sa bituka to. Pakalap talaga sa, didikit talaga sa bituka mo yan. Talaga tutunawin mo yun. Baka nga mas malala pa to sa red meat eh. Kasi itim eh, no? Nakaramelize na sugar. Tapos yung food coloring, naging itim pala yan pag kinain na natin. So, iba po ang pagkain kapag nandun na sa loob ng katawan. Kaya ingat tayo po. Yan. So, kung gusto po natin lahat ng carcinogenic, mga nagkakos ng cancer, pumunta po tayo sa fast food. Andiyan po sila lahat, no? Kompleto po sila. Kung titingnan niyo po yung mga fast food, ano pong kulay ang common sa kanila? Ano po napansin ninyo? Pula po, no? Pula. Hindi po nila nagkataon na pula. Pinili po talaga ng mga may-ari na gawing pula. Kasi po, very attractive ang red. Mapapakain ka na, magugutom ka na, nakita mo. Ako, nakita ko na yung McDonald's para gusto ko na kumain ng McDonald's, di po ba? So, parang napoprogram tayo eh. Inaaral po nila yan kaya minsan para alam natin na masama sa katawan, mapapabili ka, no? So, ang point po ng slide ko na ito ay na kailangan natin maging proactive. Hindi na tayo pwedeng okay lang kung na kinakain ibang tao, sama ka na, o maraming tao sa McDonald's, doon tayo, hindi po pwede. Kailangan aralin talaga na natin ngayon kung kinakain natin. Dahil magkakasakit po talaga tayo ngayon. No? So, at yan po yung kailangan natin gawin. Mas aralin natin, mas maganda po talaga, healthy ang kinakain natin. No? Kung meron po tayo mga chemicals na exposed sa loob ng katawan, kinakain na nakakadulot ng cancer, meron din po tayo na exposed sa labas ng katawan na nakakadulot ng cancer. Ito po yung endocrine disrupting chemicals na tinatawag nila. Ano po ito? Yung mga chemicals lang po na nagdudulot ng hormone imbalance na nagdudulot naman ng cancer. So, mas marami po ito kaysa sa mga bawal lang ng kinakain. Ito talaga, ina-attack tayo without us knowing. No? Ano po yung mga yan? UV filter, mga pang sunblock natin na pinapahid sa balat, mga detergent, panlinis ng panlinis, panlaba, pabango.
mga plastics po, may BPA po yan, tsaka makeup, no? Yung liftot po, no? Yan, yung mga nilalagay nila sa makeup, nakakadulot po ng cancer. Di lang po, may mga studies sila, nakakataba po, no? May pangalan na nga sila nilagay, obesogen, sabi nila, parang may mga talagang chemicals talaga po na nagdudulot ng mahirap magpapayat. At usapan po natin na importante po na ma-achieve ang tamang timbang kasi risk po tayo ng cancer, lalo po breast cancer. Ayan. So hindi lang po cancer at obesity ang pagiging mahirap magpapayat na dulot ng itong mga endocrine disrupting chemicals na tinatawag nila. Hindi po yung thyroid, problema sa thyroid, diabetes, po, sa kapaligiran pala natin, may mga na-expose tayo na nagkadudulot rin sa atin ng sakit, hindi lang doon sa kinakain natin. Meron po sa lalaki, yung po yung nahihirapang nagkaka-prostate cancer, low sperm count, na-correlate po nila yon, yung pagdami pala ng chemicals sa buong mundo, ko-correlate nila na bumababa na rin po ang sperm count ng mga kalalakihan. No? So, yan po yung nakikita nilang trend. So, may correlation. At, pero ang pinaka-affected po talaga yung mga kababaihan, lalo ng reproductive health ng mga chemicals niyan. So, for example po, sa pagkabata pa lang, nagdudulot po siya ng hyperactivity. So, nahihirapan po mag-concentrate ang mga bata sa pag-aaral nila. Pagka nagka-edad na ng konti, agad po nagdadalaga. Mahilig po, hindi po napansin niyo po, mga bata ngayon, medyo parang mas madaling mahilig mag-makeup. Okay lang naman po yun, isang cute naman talaga. Pero po yung may iba po siguro na talagang na parang baka hindi na normal, ganun. So, minsan po related po yan sa mga chemical exposure. Pag po nagka-edad na ng konti, yung babae, pag gusto na magka-anak, nahihirapan magbuntis. Ayan, so isa yung ganun po siya ma-affect. Minsan po, kakabukol naman sa matris, yung fibroids, o bukol sa ovary, yung polycystic ovarian syndrome, common din po. Yan, nakita po nila na related sa mga chemicals sa paligid. Breast cancer, syempre po, andyan, at risk po, 40 and above, at saka, actually, any age na po ngayon, at risk na po eh. Tapos, madaling pagkaroon ng Alzheimer, pagkaulianin, dementia, heart disease, at buong older lives, minsan po may problema sa timbang yung po nangyayari sa mga kababaihan. At nakita po nila sa pagsusuri nila na ito pong mga chemicals na ito napapasa pa sa anak, napapasa pa sa apo. At ngayon po may pag-aaral sila, nakakapasa pa sa apong sa tubod. No, kakagulat sila po, nagulat mismo yung gumawa ng research na po na ito eh. I think breast cancer po itinignan nila. Breast cancer na nagdudulot ng galing sa chemicals, hindi sa kinakain, no? So ito pa tayong mga kababayan po, importante sa kung gaano pala magiging kalusog ang mga susunod na henerasyon, no? So, very empowering po yun. Sabi talagang babae, mahalaga po kayo, lalo na po ang mga nanay. Kaya, pahalagahan din yun po ang kalusugan ninyo. At ang isa pa pong dahilan ng cancer na sa category 1, mga infection, no? Infection related. At magagalang po, pag-usapan natin na mabilis lang kasi ito yung maiiwasan na dulot ng cancer na kung alam lang sana natin, edi nagamot, edi wala na sanang cancer na natuloy po, no? So, ang number 1 po dyan na nakita nila ayon sa survey ay yung mga cancer sa chan. Dulot po yan ng H. pylori sa pong bacteria, no? Na pwede yung pong magamot, no? So, yan po yung unang-una, magamot na antibiotic, yung pa pong gamot. Pangalawang cancer na related sa infection ay yung cancer sa atay, hepatitis. Yan po yung hepatitis, yan po yung number one yan, dahilan yan. At yung number 3 ay po yung cervical cancer na pinag-usapan natin kanina, na tulad ng human papillomavirus na isa pong sexually transmitted. So, yan po yung mga infection related, yung top 3. No? At ito po yung pinaka-importante na risk factor ng cancer ay yung hindi pag-ehersisyo. No? So, kasi kung titignan nyo po, exposed tayo sa mga chemicals na kinakain, exposing tayo sa chemicals sa labas ng katawan.
So, to be realistic, practical, minsan po talaga hindi mo maiwasan, pero kung nag-i-exercise ka, baka mailabas mo. No? Kaya maganda po talaga mag-exercise po tayo. Ngayon, isipin niyo po, exposed tayo everywhere, every day, pero hindi naman hindi naman po palagi tayo nagkakasakit kasi ang ganda-ganda ng ating immune system. Napakaganda po ng ating immune system. Kailangan po pasalamat po tayo pala ng pagdating sa tayo dahil sama sa langit, dahil ito ay gift po talaga, no? Isang gift, priceless gift niyan. Ang marami pong organ sa immune system, mula po yan sa lalamunan pa lang, ilong, sa labas pa lang ng katawan, balat eh. At tapos sa lalamunan, sa tonsil, sa likod ng lalamunan, baga, daanan ng hangin, ng airways, at sa tiyan at mga kolani po sa buong katawan. Yan, mga yan yung mga lumalaban. May mga cells dyan na lumalaban sa infeksyon at mga bagay na nakakasama sa katawan, pati po cancer. No? Yan, yung bone marrow, yung dilaw na nakikita ninyo sa screen ninyo. Yan. Dito po yan sila nagtatago. Yan, dyan sila nagtatago. Dyan po sila nag-aaral, nag-train kung ano yung hindi maganda sa katawan. Ganyan po ang madalas nangyayari dyan eh. In general, meron po two groups. Meron po yung para sa immunity, innate, yung agad lumalaban kung ano man yung makikita nilang hindi maganda sa katawan. Tapos meron po yung tinatawag na adaptive, yung po yung specific na, kumbaga, kung infection na bacteria, meron pong special cells doon, meron pong virus, meron din pong special cells. At pagdating po sa cancer, may special cells po. At yun yung naandalawa na nasa gitna ng screen ninyo. Ayan, itong dendritic cell at saka yung T cell. So, magsisimula po yan pag may nakita sila na cancer cell, hindi normal na cell na nanggaling lang, nag-transform, nagaling sa normal cell, na palagi na-expose ng toxin, naging pong cancer cell, makikita yan ng dendritic cell. Yan. Makita niya na, sandali, parang dito normal ah. Parang dito normal ah, sasabihin niya. Tapos ipoproseso po niya, makita niya, tatawagin niya yung T-cell. Niya parang dito normal. May T-cell, oo nga. Puntahan niya ngayon, papatayin niya ngayon yung cancer cell. Oh, yan. Nangyayari po yan araw-araw. Hindi po natin napapansin. Yan ang ginagawa ng ating katawan araw-araw. Kaya po napakahalaga na palakasin natin ang immune system natin. Hindi lang po para sa infection, hindi lang para sa COVID, laban sa COVID, pati rin po sa cancer. No? So paano at ibuboost natin ang immune system? Ngayon hindi na pwedeng okay lang, kailangan talaga proactive na ibuboost po yung ating immune system. Paano po ibuboost? Kumain ng tama. Ano pong pagkain ng tama? Sabi ng WHO, kung yan po yung plato natin sa harapan, kalahati po ng plato, puro gulay, berde po ang importante, maganda kasi yan po ay maraming sustansya. 1/4, andyan po yung starch. Sa starch po, andyan yung kanin, tinapay, pasta, noodles, crackers. So, pag po nagtinapay na, kaya po na pong kanin kasi starch na rin po yun. Tapos yung 1/4 po ng plato, protina. Yun po yung suggestion ng WHO. Tapos, tubig po, ideally lang ang iniinom. Wala po yung artificial drinks. Pwede pong dagdagan ng prutas, pero yung tamang-tama lang po nadami. So, yun po yung isang paraan mag-boost ang immune system. Isa pa pong paraan para mag-boost ang immune system ay mag-ehersisyo talaga. Ang pag-ehersisyo po kasi nakakalabas ng magandang hormones. Itong magandang hormones na ito ay nakakatulong labanan ang cancer. At nakakatulong pagdumi, nakakatulong din po matunaw ang mga excess fat, no? 30 minutes a day lang po, no? So it will makaka-prevent po yan ng breast cancer, colon cancer, cancer sa matris. Ayon sa pagsusuri nila to, experts po sa mga cancer sa Amerika. So worth it po talaga. Sanayin lang po, sa umpisa mahirap, pero panasanay na po, after 2 to 3 weeks, ayan na, hinahanap-hanap na ng katawan ninyo natin. Ayan, so bilisan po sa lalaki, lalo na sa lalaki, very important po ang pag-ehersisyo. Lahat po ng klase ng cancer sa lalaki, mababawasan po ang risk kung mag-ehersisyo. Isa pong paraan pa ng pag-boost ang immune system ay matulog ng tamang oras.
At sa akin po ito, dinagdag ko kasi importante, maging masaya. Hindi po lahat ng buhay natin, walang problema, palagi po may problema, pero choice po natin, maging positive. Sanayin po natin, what we practice is what, kung ano po yung pinapractice natin, yung, po, yung outcome ng buhay natin. So, positive, meron palagi po yan, positive side kahit anong problema. So, sanayin po natin na ganun, maging positive ang outcome sa buhay. Yung po ang aking sa tingin ay makakatulong mag-boost ng immune system. Ayan, maliban sa pag-boost ng immune system, iba pong paraan para maiwasan ng cancer, ang tinatawag nilang cancer screening, o yung pong mahuli mo na yung cancer bago pa siya mag-develop, ayan po sana sa mabuo. Andun po dun sa taas ng screen nyo, kita nyo po yung pap smear, ayan po yung test na kukuha ng samples sa cervix para makita kung may mga abnormal cells na yun, maiwasan po yung cervical cancer para ma-address po siya ng tama. Sa ibaba po, yan po yung mga age na mga 21 years old o yung age po, edad po na pa sexually active, na nakikipagtalik po, yan at regularly, ideally po regularly. At yung para sa breast cancer naman, recommended ng experts 40 to 50 years old ay pamamogram at every month, at least every month sa mga kababaihan po. Self-breast examination. Meron pong taong paraan para makapa kung may bukol o may hindi magandang pakiramdam sa dibdib, no? Ay findings sa dibdib. At pwede pong patulong sa doktor, patulong kayo unang beses, tapos pwede niyong gawin sa bahay para alam niyo kung nagagawa niyo siya ng tama. Tapos pagdating naman po ng 50 years old, yan po yung nirekomenda nila, colonoscopy, yan po yung procedure na titignan po yung bituka, tapos kung may abnormal, hindi maganda doon, may nakita silang bukol o polyp, may dinag po nilang tanggalin. So, hindi na 50 years old. Ako po siguro kailangan talaga 50 years old, babae at laki po ito. No? Kasi talagang kung ang colon cancer sa atin. So, ang point po ng screening, I detect cancer when it is most treatable. Inuunahan po yung cancer, hindi po tayo pwede magpahuli sa cancer kasi pag naunahan tayo ng cancer, mahirap na po siyang habulin. Bakit? Kasi kung cancer, matalino rin yung cancer cell. Naiisahan niya po yung T-cell. Di po ba kanina pinatahan niya, pinatay niya? Ngayon, ang cancer cell sa katagalan natututo na, nag-a-adapt po siya. Meron din po siyang tinatawag na checkpoints. Ayun po, isa po yung marami po silang checkpoints eh. Ayan o. Oh. Gumawa siya, di po ba pangharang? Kanina yung T-cell andito. So, haharangin niya. So, pag nakaharang po siya, hindi na siya mapapatay ng T-cell. So, yan po ang ginagawa ng cancer cell. So, nag-a-adapt rin po siya. Kaya po pag mahina ang immune system, isang bukol, naging dalawang bukol, naging tatlo, apat, naging malaking bukol na doon na natin nakikita. Sa kasamang paala, doon po natin malalaman po prevention talaga napaka-importante pagdating dito sa labanan natin sa cancer. Yan. Pag po na-diagnose na, marami pong paraan na gamutin ang cancer. Limang paraan po yung pinaka-common na ginagawa ngayon. Ng madalas po gagawin po nila operasyon. Meron po ang tinatawag nilang radiotherapy or radiation. Ano po yung radiation? Ito po isang pamamaraan ng paggamot ng sakit ng cancer sa pamamagitan ng papatama ng malakas na sinag ng enerhiya. Dito ay pinupuksa, pinapaliit at pinipigilan sa pagdami ng mga tumor na namuo sa katawan. No? Marami pong side effects ng radiotherapy, radiation, pamamaga, sakit ng katawan, pagkahapo. Masusunog po yung balat, madalas po na kung saan tatama yung radiation. Isa po may cancer pantutubo dun sa lugar na kung saan ang radiation. No? Ito po, ayan, isa po example po. No? Ayan po, picture pa lang yan. Hindi po ako nagpakita ng maraming picture kasi minsan po nalulungkot po ako eh. Ito po, isa pinakita ko po ay nakakaawa na po, no? Pasyente po may breast cancer, naoperahan na nga. Naku, hindi na paghihirap na binigdaan. Na radiation pa po, kita nyo, sunog lahat yung balat, no? Sa, ang maganda po ngayon, may mga bago na pong machines na yung lugar lang po na may cancer yung kanilang tinitira, pero hindi pa rin po maiwasan ang side effect. Isa pa pong paraan ng paggagamot ng cancer, yung tinatawag nilang chemotherapy. Ito naman po, chemical ang ginagamit. Yung familiar po tayo dyan. Kasi may mga kamag-anak tayo ng chemotherapy na. Panood natin po sa television or
sa pelikula. Ang chemotherapy po ngayon, pwede nabigay na injection. Sa dextrose po, ayan po, IV. Diretso sa ugat. Diretso sa tiyan, kung sa tiyan po yung ginagamot. Pampahit. Pwede po pinapahit na. Tsaka tableta. Marami pong side effects ng chemotherapy. Nagsusuka. Nakakalbo. Nakakapasa. Pagkapagod, constipated, so mahirap din po pinagdadaanan talaga ng chemotherapy. So, laking pagpasensyan po natin po at lalo natin silang intindihin at alagaan. So, ang dahilan po ng mga side effects ay yung gamot po kasi napapatay din yung healthy cells. Yan po, yan yung pinapakita dito. Chemotherapy, kinatamaan yung cancer cell, pati po yung normal cell niya. Yan po yung cause ng side effect, dulot ng side effect. Right? Yung pong sumunod doon na sa chemotherapy, nag-improve, gusto po nila ma-improve, mabawasan ng side effect, yan po yung ginagawa nila ngayon, yung targeted therapy, no? Kumpara sa chemotherapy, ito po ay ina-acid talang mismo yung loob ng cancer cells para hindi po madama yung normal na cell. Tawag nila targeted therapy. Ang pinakabago po ngayon ay yung tinatawag nilang immunotherapy na ginagamit yung immune system, yung resistensya para labanan yung cancer cells. No? So naalala niyo po kanina, di ba, yung si cancer cell, naglabas siya ng checkpoint. Yan. So hindi siya mapatay ngayon ng T-cell. Ang ginawa po natin, nag-imbento po ng mga doktor ng gamot na tinatawag nilang checkpoint blockades. Bale, ito po, lalagyan nila ng harang, yung harang na ginawa ng cancer. So, ganun po yung nangyari. So, pwede nang patayin ngayon ng T-cell, yung cancer cell. So, bale, meron silang tactic, may tactic din tayo. Parang ganun pong nangyayari, no? So, kailangan na magaling ng sundalo natin, palakasin talaga ng immune system. Alright. So si Dr. Allison po yung isa sa mga nagpasikat ngayon ng immunotherapy. Pero hindi na po advanced ang idea na yan. 1890s po pala ginagamit na talaga immune system paglaban ng mga bukol, tumor, no? Si Dr. Coley ang tinatawag nilang father of immunotherapy. Siya po yung unang doktor na naka-discover, oh, pag nilalagnat, lumiliit pala yung bukol, yung mga cancer, may cancer sa buto, bone cancer yung nakita niya po dito eh. So, natagalan lang ng konti pero at least nakita natin talaga importante immune system sa paglaban pati cancer, hindi lang infection, no? Mula 2011 hanggang ngayon po, marami pa pong dinidevelop na gamot pero marami rin po side effects. Parang kahit anong gamot may side effect, meron po makapekto sa puso, sa baga, ayan po thyroid, yan po yung mga sakit na hindi po pangkaraniwan na minsan po permanente na. No? Kaya talaga kailangan pag-usapan niyo po ng doktor niyo kung yan po i-recommend sa inyo. No? Ang pinakabago po ngayon na trend or at least yung medyo matunog, no, sa paggamutan ng cancer ay base po dun sa obserbasyon, yung gut microbiome na tinatawag nila, base po sa obserbasyon ng mga sirohano na nag-opera ng mga may cancer sa bituka. So napansin nila na mas gumagaling yung mga pasyente na may mga certain bacteria sa bituka, yung tinatawag nilang gut microbiome. So long story short, nakita po nila mas maganda ang immune system talaga ng pasyente na high fiber diet, kumakain ng gulay, dahil po yung nakita nilang mas maganda ang bacteria, good bacteria ang nag-grow dito po mga dito. And yun po yan, yung good bacteria compared dun sa hindi maraming gulay ang kinakain. So, ang dami po pong ready po ba? So, ang daming pinuntahan, 1890s, ang dami pa na eksperimento, mga kung ano-anong gamot. Ang ending, kailangan kumain ka rin ng tama lang, majority pa rin, no? Sabi ni Hippocrates, sinabi ko na sa inyo eh, kumain kayo ng tama eh. O, sabi niya, all diseases begins in the gut. No, tama po siya, patakamot na siguro siya. Ayan, pero naman pong
na idulot sa atin yung journey na yun na marami tayong natutunan na lesson. Talagang i-reinforce tayo lang, palaksin natin yung system natin at kumain tayo ng tama. Kaya po, napakasaya ko nang makilala ko ng FirstVitaPlus. No? Sa mga bago po dito sa audience natin, mga hindi po nakakalala ng FirstVitaPlus, ito po ay gulay na ginawang juice. Parang simple po, no? Pero hindi po simple ang laman. Ito po ay inaral ng pinakamagagaling na doktor pinakamasustansyang gulay sa Pilipinas. Ano po man dyan? Barangay, dahon ng sili, saluyot, uray, kulitis, spinach, at saka talbos ng kamote. No. Malungay po, alam na natin na napakasustansya niya. 3 times ang iron ng spinach, 7 times ang vitamin C in oranges, 4 times ang vitamin A in carrots, 4 times ang calcium in milk, 3 times ang potassium in bananas. No? Ito po, magandang-maganda, makakatulong talaga sa mga pasyente may cancer kasi po, nakakatulong pang dami ng pula ng dugo, magandang panlaban sa bacteria kasi po, di ba, mahinang immune system. Kung may sugat po, dala ng radiotherapy or chemotherapy, napapagaling po ng mas mabilis. Nakatulong po sa blood pressure, blood sugar din, at cholesterol. Madalas po kasi yun ang cancer, madalas po misa kung may problema na rin po sa mga ganito, blood pressure, pressure, cholesterol, sugar. Napakadami po ebidensya na nakakatulong ang malunggay sa cancer. Hindi ko na nga po mailalagay lahat po, ano, maubos pa yung oras natin. Pero ito po, isa sa mga maganda po na well-conducted na study na lahat pala ng parte ng malunggay, talagang napakasustansya. Kaya po, napakaswerte natin tumutubo po sa Pilipinas. Hindi po tumutubo siya sa lahat ng parte ng mundo, doon sa mainit lang po. No? Kaya, napakaswerte na take advantage po natin yan. Ayan, mga magandang study din po ito sa melanoma, na nakakatulong ang malunggay. Nakakatulong din siya. Ito po, sa baga, cancer sa baga, sa bituka. Ayan, cancer sa breast, cancer sa bituka. Well, ang ganda-ganda po. Talagang clear na clear pinapakita na nakakatulong siya. Statistically significant, hindi po by chance yung kanilang paggawa. No? Marami pa pong magandang benefit ang malunggay. Ito po, dinagdag ko lang po, share ko po, di po ba bagong trend yung gut microbiome, nakakatulong din palang malunggay doon. At ito po, pinapakita talaga. Alam natin kasi parang gulay siya eh. Alam naman natin makakatulong kasi gulay siya, parang gulay siya kaya makakatulong, pero ito talagang pag objective na pinakita na talaga, mas nakaka-inspire po eh. Yan. So, manda na po tayo, magigitrending na tayo, mga malunggay na naman. So kahit talagang tayo po mga nandito sa FirstVitaPlus, talagang frontliners po talaga tayo eh. No? Hindi lang sa pandemic, pati sa ibang sakit tulad ng cancer. Ayan, yung pangalawang gulay po ay yung dahon ng sili. So malunggay pa lang, talo na yung cancer. Ito po lang ng lambutan natin, nakakatulong sa circulation, di po ba? So, alam niyo po yung saturated fat, mas madaling matutunan kung nandiyan yung dahon ng sili. So, mas madali natin ilalabas para hindi po namumuo sa bituka, nagdudulot ng colon cancer, at hindi po namumuo sa breast, nagdudulot ng breast cancer. Energy booster pa, natural, no? Nakakatulong pa sa baga, di nakakatulong rin sa COVID pa. Prevent ka na ng cancer, prevent ka pa ng COVID at natural pain reliever. So, di po na pag-usapin po natin. Maraming pinagdadaan ng sakit ang mga pasyente may cancer. So, bagay na bagay po talaga itong dahon ng sili, mga katulong po. No? Ang dami rin po yung studies. Lahat ng cancer sa bituka, cancer sa baga, po, pati cancer sa utak, mayroon na po dyan, cancer sa balat, syempre po, breast cancer. Maganda po siya epekto. At epekto niya, hindi lang po yung, akala ko po immunity lang eh. So, nakita ko po na pati pala yung cellular level. Alam niyo po yung endocrine disrupting chemicals na napapasa pa sa anak, sa apo, sa kaka-apo, sa tuhod. May less chances po yung kasi yung hindi, pati yung cell na abnormal genes, hindi na napapasa. So, maganda. Tuwang-tuwa po ko nung nakita ko itong research na ito. Pangatlo na gulay ay ang saluyot. Saluyot po, yan po yung walis ng bituka. Marami pong gulay na pwede maging gulis sa bituka. Lilinisin yung mga nakain natin na bawal para mas madali natin ilabas. Pero ito po ang ayon sa ating mga researchers na napakagaling. Kaya nilagay nila dyan, yan yung isa sa mga top. No? So, kaya effective cancer prevention. Kaya po madulas na madulas siya, idudumi ka, ihihi ka. Maganda po yung detoxification. No? Maganda rin po sa balat. No?
Kaya ito yung importanteng gulay talaga, regularly na tingin ko na dapat nasa diet natin. At ito, local study, ang ganda-ganda yung pagkagawa nito. Sa Mindanao po ito ginawa. No? Shoutout po sa mga taga-Mindanao. Hello po. So, colon cancer, breast cancer, liver cancer, nakakatulong po ang saluyot. Hindi na po natin, wala na po tayong oras pag-usapan, pero maganda po ang pagkagawa. So, very reliable. Pang-apat na gulay, yung pong uray, colitis, or ating local spinach, pampadumi, pampaihi, no? So, ang ganda pong detox, panlinis po, no? Ng bituka, ng ihi, dalo yan ng ihi, sa kalalakihan yung prostate, no? Hemostatic, so yung mga pasyente po may cancer, di po ba kanina nakita natin na at risk po yan ng problema sa dugo, at saka yung pagdurugo pag nagki-chemotherapy sila, so nakakatulong po ito. Prevention, at kung meron na, pandagdag po sa diet. Sa studies po nila, kitang-kita, breast, colon, liver cancer, nakakatulong po ang spinach. Uray, colitis. Panglima po ay yung talbos ng kamote, na maliban sa nakakapagpababa na ng sugar, cholesterol, na naglo-lower ng ating risk ng cancer, nakakatulong sa pagdumi, nakakatulong din po sa immune system, sa ating resistensya, pagpalakas ng ating resistensya. So, nakakapagpababa po ng sugar, cholesterol, nakakapagpadagdag ng pula ng dugo. So, kailangan ng mga pasyenteng may cancer po yan. No? At kahit yung mga hindi yung cancer prevention, kasi meron po siyang iodine. So, iodine ay maganda po yan sa metabolismo, sa brain development po ng bata. So, maraming studies. Ito po, pati Japan, meron sila. Talaga po proven ang talbos ng kamote na nakakatulong talaga sa cancer. Sila po yung cancer sa bituka sa kanila. So first, VitaPlus, isa po ito ang first and only vegetable in a drink. So, proud po tayo na at nagpapasalamat tayo kay Ma'am Doyen Sirsok at binigyan po tayo ng ganitong produkto. Hinaluan po yung gulay ng prutas, no? Hindi po artificial flavoring yung prutas, talagang prutas po, no? So, kasi pag yung gulay pala na to, yung limang pong gulay na masusustansya, mapait po. Kaya siguro hindi natin nakakakain sa araw-araw, kaya talaga magkakasakit tayo. Kaya buti na lang ginawa ng accessible sa atin ni Ma'am Doyen at ni Sir Sok. So, meron pong limang flavor na dalandan, guyabano, melon, mangosteen, fruits and veggies, at saka pineapple. Meron pong watermelon, ang fistab version. No? Pero ito po talaga yung pinaka-nauna at pinaka-common naming flavor. Proudly Pinoy. So, supportahan po natin yung mga local products natin na nakakatulong pa tayo sa kapwa natin Pilipino. Yan para sa kabuhayan nila. So, at hindi naman very, hindi naman world, pwede naman ipagmalaki, no? Kaya isuportahan natin, lalo na itong ang ating produkto ang gawa dito sa atin ng FirstVitaPlus. Okay? Tapos, reasonable price. Iba sabihin parang, mahal, di po mahal. Kasi pagdadaanan mo lang yung cancer, po, di ba? Yung pupunta ka lang sa doktor ngayon, ang hirap-hirap po, di ba? Napakamura niya kumpara kung ano yung benefit na ibibigay mo. Siyempre naman po, reasonable price. Kailangan naman gawan tayo ng magandang produkto ni Ma'am Doy, ni Sir Sok. So, hindi naman po pwedeng murang-murang-mura. Siguro sila kung libre lang, ibibigay talaga na sa kanila, sa atin yan, dahil napaka-generous nila. Pero siyempre po, yung pag-production at lahat, kailangan po naman na reasonable price. At reasonable na reasonable price. In fact, as I said earlier, mura nga doon sa benefit na makukuha natin. At napakadali na inumin. No? Parang vegetable salad, yung gulay kanina, mamimit na natin yung needs natin, na halo mo lang na juice, yung powder na siya. At napakasarap po. Ayan, kalimutan niyo na po yung sinabi ko lahat sa mga naunang slides. Ito lang, masarap. That's it, no? Di ba? Parang, okay, masarap na gulay. Okay na, dyan na. Masaya na tayo dyan. Di po ba? At yan, gustong-gusto ng mga bata.
meron po tayong feedstock version at dun sa yung kanina powder po yon, dito may feedstock version para yung mga talagang on the go, busy, no? Pwede po yan. Talagang lahat ng ating lifestyle nandiyan na, accessible na lahat, ginawa ng accessible ng company para sa atin. Ang ating ang pinaka-premium po namin product line sa mga bago po sa audience ay yung aming platinum line, ito pinaka-concentrated na line ng produkto, at ito po madalas ang ideal na nire-recommenda namin sa mga may cancer na po. No, kahit wala pong may cancer, high risk, okay lang po. Safe naman po yan eh. May tatlong flavor po yan, yung guyabano, pineapple, at yung galandan. In my experience po sa mga may cancer, almost lahat po pwede. No? Nakikita ko po yung benepisyo niya. Iba po nire-recommend nila, may mga studies po na guyabano, kasi po yung ganabano, in addition sa limang gulay, meron pa po siyang anti-cancer effect. May mga studies po na nakita na yung guyabano nakakatulong doon sa mga T-cells, killer cells, pinapalakas niya. Tapos napapatay yung cancer mas mabilis. In fact, yung study na yun ay yung mga chemo-resistant, mga hindi na nag-re-respond sa chemotherapy ay nakakatulong yung guyabano. But I think lahat, halos lahat yan, lahat ng lines, kasi andun nga po yung limang gulay. Di po ba malunggay pa lang? Ano nga eh? Talo na yung cancer eh. Pero kanya-kanya po yan, case-to-case basis. Yan, pwede po nyo kapag-consulta sa amin para kung ano po mas bagay sa inyo. Pwede po natin i-tailor yan. Ito po, naku, yung guyabano, pagbukas mo pa lang po nito, naku, amoy guyabano na yung buong kwarto. Pag ito binubuksan ko eh, so sabi ko, amoy pa lang, takot na yung cancer. O di po ba? O paano pa pang nainom? Amoy guyabano rin, pati gutukan. Yan, bango-bango po, no? So, at tinutulungan na tayo ng company na maging healthy inside. Tinutulungan pa tayo maging healthy outside. They protect inside and also they protect us outside. Kasi meron po tayong mga shampoo, sabon, na relatively safe po compared po dun sa mga iba na ginagamit natin, no? Na hindi galing sa company. Pati po cosmetics. Remember po kanina, endocrine disrupting chemicals, na pati sa cosmetics pala, nakakadulot ng sakit, artificial. So meron na po yan. Ang ganda po ng mga beauty line ni Mang Doy.